welcome dito sa ating channel. So for today's video guys, isituturo sa inyo kung paano nyo mababawi yung pera na transfer nyo sa ibang network. Pero bago ang lahat guys, don't forget to subscribe in our channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So let's start. So yun nga, for today's video guys, isituturo ko sa inyo kung paano nyo mababawi yung pera nyo na transfer sa ibang network, no? So napakasakit nun guys, dahil sa kadalihan ng minsan nagmamadali tayo, and minsan nagkakamali tayo ng click, or di natin napapansin minsan na ibang network pala yung nilalagay natin na address, no? So iwasan natin yung guys. So yun nga, sa video natin yun is ituturo sa inyo if ever nagkamali kayo ng transfer sa ibang network. So actually na-experience ko to nung mga January ata, mga ganon, na kung saan nalipat ko yung BNB ko sa Ronin. Alam naman natin sa Ronin walang BNB doon, di ba? Alam niyo guys, walang BNB doon. So nag-transfer ako ata ng mga 4,000 noon na BNB lang, tas hindi ko napansin nasa Ronin network ko pala siya na ilagay. Nasa may Ronin pala, hindi sa MetaMask. Dapat kasi sa MetaMask 'yun ilalagay. Kasi sa Ronin nga wala siyang BNB, no? So, ayun nga, tagal-tagal na kinabahan na ako. Tapos nag-ano na ako dito sa mga help center dito sa Binance, but hindi ko siya maayos. So, but nung parang nag-isip ako kung paano ko siya mababawi, is may naisip akong paraan. So ngayon nga, i-share ko sa inyo kung paano yun mababawi if ever na nagkamali kayo ng transfer sa ibang network. So for example, ganito yung nangyari sa akin nun. Fiatspot. For example, meron akong BNB. Para mas madali, ang BNB, winidraw ko siya. Winidraw ko. Tapos yan, alam natin maglalagay tayo ng address kasi pag withdraw, kailangan natin maglagay ng address. Tapos hindi ko napansin, ginanto ko na kasi kagad. Tapos yan, kinapi ko to, itong running network ko. Tapos ang nangyari, nilagay ko siya dito. Yan, ganyan, running network. Tapos basta BNB, parang ganun. Wait lang. Wait. Ano, hindi nga pala makiklik unmatch. Yan. So naganto ko ata siya nun. Yan, parang naganto ko siya nun. Yan, parang naganyan ko na ata siya nun. Basta sa ibang network ko siya na ano. Parang naganyan ko kasi siya nung kasi sabi ko nag-error, tapos tinanggal ko yung OX dahil nga nagmamadali ako nun. Tapos hindi ko nga napansin na sa Ronin nga pala yung Ronin na yun. So kung nangyari, nilagay ko ng ganyan, tapos na max ko, diba, na max, tapos nalagay na, tapos nakita ko ba't wala pa sa MetaMask ko. Yun pala, sa may ano ko pala siya nalagay nandito sa Ronin. So pagkakita ko dito sa Ronin, wala siyang BNB, wala rin siyang pan-swap na pang-BNB. Wala talaga siya nun. So, ayun, kinabahan na ako nun. Inisip ko, nasunog na yung pera ko. Tapos, pumunta na ako sa help center dito, sa may, ganyan, sa Binance. Wala ko may help center dito, yung mga ganyan niya. Pumunta ako dyan. Sabi ko, paano mababawi na transfer ko sa ibang network pa lang. Kamali, ba't ko tinanggal yung Ronin, tapos pinataw ng OX. No? Kala ko kasi error, sabi ko yung magana Ronin. Tinanggal ko yung OX. Hindi ko napansin, BNB pala yung isa swap ko. No? Kaya medyo nalito ako no, kasi nagmamadali nga ako nun. Tapos, yun nga. Inisip ko, wala na akong pera. But, tapos sinabot ako ng mga ilang oras nun. Mga 4 na oras, sinabot ako nun. Kakaano, tulog muna ako. Tapos pagising ko, hindi ko pa rin alam kung paano yung gagawin. Tapos nagising ko, paraan, paano ko makakuha yung pera ko. So naisip ko na yung 'di ba nilagay ko OX, so meaning ano siya, sa MetaMask siya, pero address niya, na address natin 'yun sa Ronin network, 'di ba? Address natin sa Ronin network 'yun, 'di ba? Address natin 'yun. Ang ginawa ko guys is gumamit ako doon sa cellphone ko, 'di ba, sa cellphone ko, sa cellphone ko nag-download ako ng MetaMask, no? MetaMask wallet, nag-download ako.
Tapos nung pagka-download ko ng MetaMask wallet, guys, is nilagay ko itong ito. Nilagay ko yung seed phrase ko pala. Yung seed phrase nung Ronin network ko. Yo. So yan, inano ko, kinuha ko dito, ginanyan ko. Yan, basta ganyan, kinuha ko yung pinaka seed phrase ko dyan sa Ronin. Kinuha ko yung seed phrase niya, tapos nilagay ko siya sa MetaMask. Kasi nga, diba, ano, BNB yun. So, inisip ko, BNB tapos OX naman yung nilagay ko. So, meaning, nasa, ano siya, kasi pag OX, nasa ano yun eh, nasa MetaMask eh. Pero ang ginawa ko kasi ng network sa Ronin to, no? Kaya inisip ko, baka pwedeng i-buksan, dahil nga may seed phrase ako, pwede kong buksan doon sa may MetaMask. So, yung ginawa ko, nilagay ko yung seed phrase ko. Once na pagkalagay ko ng seed phrase, dun, nakita ko na yung BNB ko sa wallet ko, nakita ko na yun. Pagka ganito ko dito. Pero hindi to ko ginawa yan, guys, kasi syempre, may ban-ban pa sa Axie, diba, dati. So, ginawa ko, tingnan ko, nilagin ko dito yung meta, yung seed phrase ko, nung seed phrase ng Ronin network ko, nilagay ko siya dito. Tapos pagkakita ko dito, lumabas yung wallet, tapos nandito yung BNB. Wait lang, wait lang. So, pagka-click natin, lumabas yung BNB, no? Tapos, nandito, na-transfer nga pala dun sa may ano ko. Na-transfer dun sa Ronin network ko, tapos nilagay ko lang siya sa MetaMask. Kaya nakita ko yung BNB. Tapos, ang ginawa ko, guys, sinend ko na. Pagkaganyan ko, sinend ko na dun sa may cellphone ko. Tapos, yung pagkasend ko, sinend ko siya mismo rin dito sa may MetaMask. Para hindi na ako ta-transfer ulit sa Binance, babalik-balik pa ako, no? Inano ko na siya dito, transfer. Tapos yung na-transfer ko na, okay na. Tapos, yung pagkaganon ko, yun, nabawi ko na yung 4,000 ko. No? So, yun talaga, napakasaya ko nung araw na yun dahil yung 4,000 na yun is nabalik pa, no? Nabalik pa yun, tinabaan din tayo kahit pa paano, buti na ibalik yung pera na yun. Dahil nga, syempre, mahalaga rin yung pera natin dahil nga, ginagamit natin sa mga, sa Axie natin, sa pag-trade natin ng mga SLP, mga ganun-ganun, no. So ganun yung ginawa ko, guys. And then hindi naman ako na-ban sa Axie, no? Kasi cellphone ko siya ginamit eh. Kasi cellphone, hindi mo naman pwede mag-connect ka ng MetaMask, 'di ba? QR code yung ginagamit sa Axie. So ginawa ko MetaMask na lang. Tapos inano ko. And then I think then if ever nakapag-transfer kayo ng for example yung Ronin na transfer nyo sa MetaMask, guys, is pwede nyo rin sigurong gawin yung ganon. If ever na nagkamali kayo ng network, try nyo ilagay yung seed phrase nyo dun sa network na yon, tapos tingnan nyo kung gagana, no, kung nandun siya. So ganon na experience ko, yung pinaka naging paraan ko nun, guys, no. So yun talaga yung pinakaparaan ko, talaga yun yung pinakahuling paraan kung paano ko nabawi yung 4,000 ko dahil nga sa pag maling network na nailagay ko yun, guys. So sana pag mag-ano kayo, magta-transfer kayo inyo ng inyong assets, make sure nyo, guys, na huwag kayo magmamadali. Triple check nyo, guys, no? Triple check nyo, guys, triple check, promise. Pag triple check nyo yan, guys, sure na sure yan, no? And then huwag kayong, tingnan nyo mabuti yung address. Tignan nyo yung una, dulo, tas yung gitna, guys. Kasi minsan may mga ibang tao na, ewan ko kung totoo talaga yun, yung parang sa unahan uli, tapos yung gitna magkaiba. May mga ganun kasi scenario. So triple check nyo, guys. Unahan, dulo, tas gitna nung address, i-check nyo talaga. Para hindi kayo, syempre, maabala kayo, madedelay kayo, no? May mga ginagawa kayo, tas madedelay. So yun lang, guys. Sana may mga na-share ako sa inyo, at sana maging lesson to sa inyo, and then sana may mga natutunan kayo about sa video natin ngayon. So yun lang, guys, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and click the notification bell, guys, para ma-update ko pa kayo sa mga future uploads natin. So yun lang, guys, maraming salamat sa inyo, hanggang sa muli, and God bless.